We're off to Pampanga ni asawa. Hello. Daddy, mag-thank you tayo sa mga nanood sa ating family bonding. Nag-enjoy kami sa aming vacation, pero ang kagandahan kayo rin ay nakasama namin sa aming vacation. Nakilala niyo our Aguinaldo family. San Fernando, right? Pupunta tayong Pampanga para i-meet up ang Tatay Aniceto at si JR na Carino Burtal ang pagmamahalan, pero walang duda, nagmamahalan. Bakit tayo sa Pampanga pupunta? Kasi tinanong ko si JR, ano bang hilig ng Tatay Aniceto? Ang sabi ng Tatay Aniceto, mahilig siya sa magandang tanawin, tingin-tingin lang, relax-relax lang, tambay-tambay lang. So, tamang-tama, tatambay tayo sa bukid ngayong araw. Pupuntahan natin farm. Farm ng isang kaibigan natin, Attorney Tess. At hindi lang yon, hindi lang niya pinahiram ang kanyang farm, siya pa ang maghahanda para kay Tatay Aniceto. Daming mabait sa mundo. Daddy, invite mo sila. Anong sasabihin? And also, shout out again. Yay! Thank you for our silver play button! Ano next na? Gold play button! 850,000 na lang naman eh. Pero thank you. Sama lang kayo sa atin ha, sa mga biyahe-biyahe natin. With me, put your hands together. Tara, let's be happy. Bago tayo kumain, excited ako dahil mabibinyagan ko yung bagong auto ng Tatay Aniceto na binigay ng kanyang anak na si JR. Wow, ganda ng kotse! Wow! Bigatin! Wow, kumpleto kayo! O, diba? Good morning po! Wow, good morning! Hello, ito po ang pamilya. Dilang nalilito ako, ano ang apelido nyo? Dumangas po, si Papa. King ko ako. Ayun, ito ang pamilya. At ako ang nandito sa harap. Si Tatay, kumusta kayo? Naman. Kumusta ka daw, Pa? Okay naman ako. Nakita kita. O sige, paano mo pinili tong kotse for Tatay? Si Papa po kasi mahilig kaalis-alis ng yung sa mga beach gano'n, mag-iinom lang po. Minsan, syempre pag ini-invite po, nag-argila po kami. Kahit po si Miss Beyang sabi niya, dapat investment po talaga, sasakyan muna. Bakit 4x4 ang pinili? Ay, yun ang ano ko. Ay, 4x2 lang po ito. 4x2. Alam, mura naman. Bakit ganito kaganda? Di ba pwede ka namang maliit na kotse? Si Papa po, gusto niya lagi kasama yung mga apo niya. Nagkataon lang ngayon na, tsaka makaibigan niya lahat. Nagkataon lang po ngayon na marami. Father's Day, yung apo niya po, hindi po makakasama dahil si kuya po yung kasama niya. Kuya ko po. Happy Father's Day! Ito actually, Father's Day itong araw na to. Hindi to Father's Day episode, kundi talagang Father's Day kami magkakasama. Salamat. Oo, Kayla. O sige, anong feeling yung binigyan kayo ng anak ninyo ng sasakyan? Ako, hindi pa daw kayo naniwala. Hindi pa, totoo lang. Kasi puro ginagawa sa akin, ito puro kagagukan ng pangyayari. Puro prank sa akin pala. Kagaya nung po si Biggie sa akin, tapos Tamiya pala ay bibigyan ng kotse. Akala ko akin nga. Kaya ngayon, sa pangalawa, hindi ako naniwala. Ayoko man maniwala. Naniwala na lang ako nung may part na. At saka yung binigyan ko ng susi na ano. Tapos malaki ilang araw na nakapart out, ito na yata ito pa ako. Pero tingnan nyo naman Tatay yung pagpa-prank sa inyo. Napaganda naman, napaganda. Maraming salamat Lord sa tulong nyo nung walang hanggan. Yun ang ano ko gusto. So anong feeling mo na ikaw palagang pinaprank ng anak mo? Okay lang, masaya. Dahil pagpa-prank naman eh, hindi naman ano yan eh. Okay lang naman kung anong ginagawa niya. Kasi dalawa lang kami nagsama eh. Kami nagkakaayusan lang. Kung marunong po mag-cellphone yan,
Nako, mas marami, ay, gawawa sa akin to. Hindi lang nakikita ng mga, hindi lang nakikita ng mga viewers kung paano rin po niya ako pag-tripan minsan. Pinaprank ka rin ng papa mo? Ay, nako po, yeah. hindi lang po nakikita ng mga ano. Ay, bisa nga pa, ututin ko yan. Totoo, ganong level. Utamaan mo yun. Opo, sinabi mo pa yun. Hindi, wala, talaga. Basta wag ka utot ngayon, ha? So, may pinagmanahan pala yung anak mo eh. Opo, kaya kung may kung marunong lang po talaga siya mag-cellphone na ako. Man-manuran to, no? Opo. Kala mo akin yan? O, sige, itingnan natin. Hindi atin to. Kaibigan na naman natin na nagmagandang loob. Eh, yung isa ito pala yung mga baka. Hmm, tsaka nila lahat yan. At tsaka itong ano, mga manuran. Aso yan siya, bro. Aso yan pa. Aso! Aso! Manuk yan! Mga baka. Baby pa. Banda, oh. Wow. Eh, sabi kasi ni JR po, ang hiling nyo, tanaw-tanawin. Tama ba? At saka gusto ko si mga ganyan na yung malilim, tapos may mga ano, gagayin po muna yung ganyan. So, tatay, happy ka ba? Happy ako, the best in the West. Yay! Maraming salamat. Kapapaluha ko dyan sa kasiyahan ng ginawa ko sa akin. Thank you. Ay, mamitas ka ng mga kalamansi po. Saan? Sinong dahil mo nita po? Kalamansi ko. Paprank ba ninyo dahil sa ginagawa ninyo, mas close na kayo ngayon? O mas close pa? O dati na ba kayong ganyan? Dati na po kami close. Opo. Parang wala po lang nagbabago kasi kung ano po talaga kami nung magkukulitan, parang ganun po talaga yung tawanan saka, namin. Ano eh, dalawa lang kami magkasama talaga eh. Ah. Ano pang gagawin lang kung mag-gagawin kulit-kulitan na lang? Bakit dalawa lang kayo magkasama? Kasi yung anak ko, sa Dubai, yung isa, sa kapilang bahay, may asawa na rin. Buti na lang nandyan. Huwag ka na daw mag-aasawa. Huwag na ako mag-aasawa po, mga hindi na. Ako rin nga, ayaw mo pag-asawa. Hindi, magkasama na nga kayo forever. Ayan yung kaibigan ko. Hello. Balik ka na, tara. Ang ganda. Ang best. Hi, tatay. Tatay Aniceto, si JR, pamilya niya. Of course, siya ang may-ari ng farm. Uy! Thank you. Madaling ka naman si Anto. Picturean kaya kita dun sa bakahan. Gusto mo? Ay, ang sweet na game. Game na game ang tatay. Tay, baka sipain ka ng baka. Maganda ba? Tapos mamaya kakainin natin yan. Kaya mo bang kainin yung mga baka? Hindi yan, nakikita ko. Gusto ko, pag ano na. Kakainin na lang, hindi nakikita ko pinapagis kakainin. Ngayon, una natin gagawin ay mananahalian tayo. Ang nagluto ay ang aking kaibigan. Ito, si Tess. Ang nagbablog din si JR. Sabay po kami. Ayan. Sabay po kami. Hello. Hello. Saan tayo? Okay. Next up. Okay. Dipat-dipat lang tayo. Alam mo, pwede kang reporter, tatay, ha? Ano? Okay ba yan sa'yo? Ay, sobra. Pero hindi naman siya din sa kumakainin. Kasi ay, bad ako. Pero kakainin ko ito dahil sa inyo. Maraming salamat. Hindi ka pa mapapasok? Hindi. Nung araw, uling ginaganong ko yan, yun. Ano ba trabaho mo noon? Bakit marusan na ikatay? Kasi nung araw, utusan ako yun. Ng mga tropa. Ba't mo naman sinabing utusan? Oo, pag merong birthday, tatawagin ako niyan. Pre, gawin mo to, ganun mo yun. Okay, wala pa siya mga. Taga saan ka ba dati, tay? Doon pa rin, Olongapo. Ah, Olongapo talaga, tubong Olongapo. Tubong Olongapo since birth, Olongapo ako. Oh, so ito, kaya, sanay ka dyan? Kaya sanay ako dyan, nahawak-hawakan ko lang ngayon, ginaganong-ganong kayo, no? Oh, tapos yung mga tahong-tahong nung ano, tala-tala ba, yan, dinilipat ko yan, yan, ha? Kaya, sa akin, feel ako, mas gusto ko yung mga ganito. Gabi. Hindi ako mapili, hindi ako maano, sa totoo lang. Mm-mm. Kaya naluluwa ko, maraming salamat. Maraming salamat. Parang nakikita ko ngayon naman ganito ang nangyayari sa ano ko. Okay lang, okay, the best. Daddy, parang nalilito ako sa ito. Kasi pag pinapanood kita sa mga vlog mo, parang tapang-tapang ni tatay. Pero very emotional ka. Oh, pero ito yung emotional ako. Lalo na kung nakikita kong actual na ganito. So, gusto mo talaga yan, tay? Oo, yan ang gusto ko. Ay, okay. Yan. Ano ba mga trabaho na gawa nyo na noon, tatay? Nung ano, kasi dati akong nagtitinda ng Jaryo, comics, tapos Shine Boy. Nung araw, nung may kano, nung nawalan kano, na construction worker. Oo.
Pagkatapos nun, nung nawalan sa Tarsis Walker, eto na. Nag-itlog ako ngayon. Nakabisikleta ako nun, may sidecar. Ay, hindi naman yung balot! Ay, hindi. Ay, sumisigaw ako. Itlog! Gumagawin ako. Oh. After that, eto na. Pumasok ngayon itong, ano ko, yung anak ko na... alam na ako. Wala kong alam, tapos malalaman ko lang sa mga tao. Pero bigla ka sumikat nga eh. Hindi, taka ako eh, dahil sa Panginoon at saka sa kanya. Yan. Pero kahit na sumikat ako, hindi pa na ako nagbabago. Anong feeling na sikat na kayong magkama? Hindi, ang feeling ko, hindi ko feeling sikat ako. Wala po talaga, hindi naman po. Wala, hindi sabihin mo, kahit sino nga, bata or bisan, tulog ako, pinagaan ako. Open ako. So tatay, ang hilig mo, sabi ni JR, uminom. Totoo yun. May baon nga ako dyan eh. Sige na. Bakit pag-iinom? Anong... Kasi ayaw niya ako mag-isawa eh. Pinaka-asawa ko ito na lang. Wow! Ay, tatay, silipin mo na yung food mo. Dami, oh. Inihaw? Inihaw. Sugpo? Crab? Oo. Gata? Oo. Adobo. Adobong pusit? Ito, ito. Buro, tatay. Buro. Yan. Sabto kung may mangga ba, tsaka ano eh, no? Gusto mo tayo mamitas tayo o magka tayo ng puno? Mangga with kamatis with, ano? Buyas, no? Bigla ka nag-crave, tay. Sarap. Emotion tayo mamaya. Ay, grabe ka. Ha? Ay, hindi na. Niloko ko lang. Minsan lang. Hindi! Niloko ko lang. Diyos ko po. Ayun, ready si tatay. Oo, hindi. Ay, may mangga agad po. Lahat na tatay, kunin mo na yung mangga mo. Sarap naman yan, Diyos ko. Gusto mo na, mag-on pa. Huwag na. Ayos na yan. Huwag ka na, kunin mo na yung mangga mo. Huwag ka na mahiya. Blessing yan. Ay, thank you, maraming salamat. Thank you lang ako ako pag uminom ako. Palagi meron ng inom tayo. Oo. Tell me something about your papa. Liga dito tayo. Ano po? Habang nagluluto si papa. Si papa po talaga yung ano, siya yung tipo ng tao na gagawin po niya yung lahat para po sa mga anak niya. Yung concern niya sa amin talaga. Pag halimbawa, sinabi namin na, pa yung masakit na ganito, ganyan. Talagang gusto niya agad solusyon. Yung genuine na pagmamahal niya po sa talagang hindi po yun nawala. Alam namin na si kahit nung bata po kami, never po kami ano niyan. Never po niya kami iniwan. Nawalan kami ng kuryente, nawalan kami ng tubig, ganyan. Pero siya, gagawa at gagawa ng paraan para meron at merong mainit. Yung mailalatag sa pagkainan. Kaming tatlo po magkakapatid, si Papa lang po talaga yung kasama natin. Etong si tatay, kala mo tigasin, pero siya talaga yung tumayong tatay sa tatlong magkakapatid. Kumbaga sa ano, natay. Natay. Tatay na nanay pa. Bakit sa'yo napunta yung tatlong anak niyo, tatay, nung naghiwalay kayo? Anong naghiwalay kami niyan? Pag ako nasaktan, hindi na may pwede bang pilit yung pa. Doon ako. Pinapili ko kung sino ang gusto niya, ako o umama niyo. Ang ginawa ng mga anak ko, niyakap ako. Tatlo sila, yumakap sa akin, kaya... Doon ako napaluwa na sabi ko Lord Jesus. Kinaya mo naman? Pursige ako. Tapos, tinulungan siya ng auntie niya na mapag-aral din. Pag kakain kami, misa kukuha ko sa mga eskwelahan ng gulay. Tapos, niluto ko, bibili ako ng bunggo. Nadagdag ako pa ng gulay para dumami lang. Ganun ang ginagawa ko ng araw. Kaya, sa awal ng Diyos naman, kaya Lord, maraming salamat sa tinulungan. Hindi niyo ako pinabayaan, pati mga anak ko. Ang ano ko lang sa Panginoon na Lord, sana po huwag silang magkasakit. Ilan yung tukso sa pamakan at disgrasya. Yun lang po ang kailangan ko. Wala na po iba. Sa totoo naman yun nangyari sa kanila. Hindi naman siya nagkakasakit. Sa aming pong tatlo, ate ko po nakatungtong po ng college. Kuya ko po galing ng high school. Ako po yung nakapagtapos talaga ng college. Talaga? Yung kapatid po ng mama ko, yung tinulungan po kami noon nung para po maiano po yung pag-aaral ko ng college. Para kahit po pang ano lang, pang tuition lang ganun po. Basta yung pang-araw-araw po namin. Kasi napapanood po yung mga. Talagang ginapang po talaga namin ganun po. Anong course mo? Ano po, BSBA po, Finance. Ang hirap nila. Cum laude po ako. Kailangan natin ito. Kasi hindi mo naman nailalak yabang yan sa vlog ninyo. Dito natin yabang sa vlog. Yabang ko na kasi hindi po ano yung papa ko, ilulukoy lang ako. Kaya dito ko na po sa ano. So anong pinagyayabang mo na gumaling na vlogger ang anak mo o cum laude siya? Magaling siya sa vlogger, hindi siya cum laude. Dahil ako nagdadala, hindi naman siya. Yabang, di ba? Asarin lang ako yan. Hindi, ang ano yan,
si Lord ang nagregalo sa amin. Yes. Regalo ng talaga. Eh bakit kaya kayo niregaluhan? Talaga. Dahil kasi mabait ako, hindi naman ako nag-initiate. Nung araw pa lang, ano ko, talagang kahit walain ako, wala kami. Basta pag meron akong pee, ako nagbigay. Kaya doon ako nag-aalis sa mga tao na kailangan kahit wala ako, meron ako, bibili sa akin. Ganun lang ang ano ko. Kaya, Lord, binigyan niyo na ako ngayon. Bigyan ko kapalit. Kaya marami salamat sa kanya. Nagalit na mission sa akin ng mga anak ko. Hindi ako pinansin eh. Mga ilang buwan ba yun? Hindi na ako pinansin. Nangyari yun, JR? Hindi pinansin yan. Na hindi kayo nagpansinan ng papa noon? Siguro may ano po, may buwan po yun. Yung mga binigay na alas ng anak ko, ayan, alam niya yan. Nagkasino ako. Nauna, nanalo. Hanggang global na lahat ubos. Kaya galit na galit yung umi sila. Kaya ngayon, eto, binigay sa akin ng pangalawa ng anak ko. Wala na. Kahit anong pagsusok sa akin ng mga demonyo. Kaya hindi na. Dito lang ako, inom na lang ako. Doon na lang. Sabi ko sa kanila, ayoko. Hindi ako. At saka hindi pwede na ako. Ayoko. Ay, galing. At tanggal lang kasi. Yeah, lemongrass. Lemongrass. Ito yung lalamuna. Inabol pa eh. Ayan, lemongrass. Lemongrass. Pang paganda ng boses. Lemongrass, daddy. Pang patanggal ate. Ayan, baka dumami viewers mo magbigay ng lemongrass sa'yo. Tay, ready ka na bang kumain? Okay, thank you. Maraming salamat. Madam, ito. Sige tayo, mauna ka. Ikaw ang guest of honor. Ito po yung mga Kain na tayo. So ano tatay, kumusta yung food? Aww, thank you. Tatay, hindi ko alam kung ikaw yung napahappy or kami ni asawa eh. Bakit? Hindi rin kami nakakalabas unless coverage. Ayoko. Tayo, sa daming beses na niloko ng anak mo ikaw, naniniwala ka pa ba sa kanya? Oo, siyempre anak ko siya. Ba? Anak ko siya. Mamaniwala na ako sa anak ko, wag lang sa ibang tao. Yung anak ko, pag ako niloko niyan, parang niloko niya na yung sarili niya. Tamang ganun, tatapos ko ba yun? Oo, sabi niya. Gusto mo naman ako lukoy mo. Dahan-dahan kayo kumain na meron Ay, hindi tayo, hindi ako nagbibiro. Hindi nga, alam ko naman yun, pero hindi nyo dapat. Walang kakain eh. Sana all, no? Oo. Pero ano pa yan eh? Maliit lang ako kasi yan eh. Yung nga kayo sayang. Kawawa. Malaki pa yan. Malaki pa yan, pag kuluma ka yan, mas marami kang lechon sana. Hindi, leche. Ngayon lang laki kang gay, ang alam kong lechon de leche, mas malaki dito. Pero ito, leche ito eh, no? Ang sarap ang dapat, ang sarap ito. Para makakain sa ganun agad eh, no? Diba sabi mo kanina, maraming tanglad? Oo. Tingnan mo, ibuksan mo. Oo. Diba? Ayan, ang tanglad. Ang ito mo, amoy pa lang, oh. Sige. Amoy pa lang. Oh, alam mo na. Dito tayo. Uy. Parang crispy pata, pero ang liit ng pata. Oo. Yes. Parang ang sarap. Ang sapa. Diba? Ito, okay ba mo? Parang, ano? Sorry ah, ngayon talaga ako nakatimig ito. Hindi maalat, hindi maano. Talagang lichon ano, hindi yung may iba-ibang timpla, ganun. Diba, mga lichon, may mga timpla, patik mo, maalat, merong matamis, may ano, diba? Pero ito, natural. Ito ay rabbit. Ang laki naman. Ang laking rabbit. Ang laki na mo makita yung mga kapatid. Ayaw ko, ang Ano, okay ba? First time mo ba kumain ng rabbit, kuneho? Ngayon lang, pero sarap. Kayo kain rabbit? Ito yung natatouch ako sa kwento. Kasi si tate, pag mapanood mo, PI ng PI. Pero, grabe yung close. Sobra kayong playerful din. Ganun ba? Yes, may takot sa Diyos. Yes po. Okay. Bata pa lang po kami, talagang yun po yung ano. Yun po yung parang tinanin niya sa amin. Kaya kung nasan man po kami ngayon, dahil po talaga sa kanya yun. Iba talaga pag naniwala ka sa kanya. Pag sinurrender mo kay God lahat, parang antayin mo na lang, eto anak, eto na yung plano ko sa'yo. Kaya po nung dumating to, eto pala yung purpose namin sa buhay, yung makapagpasaya po kami. Yung pinakatotoo naman, pinakamahalaga, yung pamilya pa din. Opo. Talaga pong ulit-uli, yung pamilya mo pa rin po yung uuwian mo. Pamilya mo pa rin yung kakampi mo. Gusto ko pong ma-ano ng mga viewers na, siyempre pag tatay,
seryoso lang, ganun. Diba? Pag ganun po yung ano eh, meron ganun tayong kikina. Ang mga tatay, seryoso. Ang hirap lokohin yan, ang hirap ano yung mga anak, kasi seryoso lang sila eh. Pero hindi nila alam na yung mga tatay, nag-aantay lang sila ng paglalambing ba ng mga anak, ganyan. Kasi na hindi lang puro yung pagpo-provide yung mga ginagawa nila para sa pamilya nila. Nadyan sila para at least makabanding, ganyan, maging masaya. Ayun po yung pinapakita ko rin sa ano na pwede, na pwedeng maglokohan, pwede magbiroan kayo together with your dad. Nakakatuwa ano. At sabi nga ni tatay, kung kailan pa siya naging 60, naging iskat. Tapos ngayon, mumurahin siya, tuwan-tuwa pa. Kaya nga pag natin kahit sa simbahan, paglabas ko pa lang, tatay, pa-shout out na mura. Kagaling ko ng simbahan. Gaya kanina, kagaling simbahan. Ako, picture na lang. Sige tatay, picture. Kagaling siya, mumurahin ko. At saka maraming tao. Ginaganong ko na sila. Pag ginagulat lang naman, tsaka lumayan. Ayun. Doon ako na ano. Oo, pag ginagulat ko talaga siya, ayun ako. Hello, Bricks. Yeah, ayos na siya. Opo, sir. Iba na naman. Careful. Alam nila yung Bricks. Anong ginagawa mo dyan? Naghuhugas. Bakit ka naghuhugas? Ano? Pero tayo, linawin natin, hindi ka natin pinaghugas, ha? Hindi, wala problema. Bisita ka. Ay, kahit saan, kahit ako, kung saan ako pumunta, pwede. Sabihin nyo lang sa akin gagawin ko. No problem. Masaya kayo, masaya rin ako. Ako? Basta masaya ka, masaya ako. O yun, maraming salamat sa inyo. Attorney, maraming salamat, attorney. Sumunod na, isang magsabi ka lang kung kailan mo gusto ko rin. Balik-balik. Maraming salamat. Gusto mong mag-excursion. Thank you. Given this chance na hindi lahat naman nagbibigyan ng ganitong pagkakataon, tatay, ano ang plano ninyong mag-ama? Ikaw siguro para kay Papa. Yung maibigay na po naman po namin kung ano po yung mga kailangan ng tatay namin. Kasi tapos na yung time na puro siya yung nagbibigay. Parang ngayon, kami naman, iba pong mga sobrang kinikita po namin. Talagang gusto po namin talaga binibigay namin sa iba. Kasi yun po yung tinuturo niya eh. Lagi niya po tinuturo na huwag ka maging araw. Oo, nag-advance ako na pinigay ko ng mga tricycle driver. Pinagbibigyan ko sila. Siyempre kung ano po yung binibigay sa amin, parang mas fulfilling eh. Mas fulfilling po sa pakiramdam kung yung meron ka na share. Ano ang message ng ating tatay Aniceto? Message ko lang yung sa inyo, kung anong magandang ginawa nyo, maganda rin ang mapamahal nyo sa habang panahon. Hindi yung pangit. Kahit kagaya ko, maganda ginawa ko, kaya ang ganda ng binigay sa akin ni Panginoon. Kaya ngayon, magdasal-dasal lang kayo, yun lang ang gusto ko sa inyo. Thank you. Dasal-dasal lang. Wala nang iba. Maraming salamat. JR, ikaw. Huwag kang maghangad kung ano yung mga gusto mo talaga na. Kasi minsan kung ano yung plano ni God ay yung mas makakatulong sa'yo. Totoo yun. Ilalagay kanya kung saan kanya talagang dapat ilagay. Dahil yun yung makakatulong sa'yo. Yun po. Dapat ano, magtiwala ka lang sa kanya, magdasal ka. Sabi dun sa ano sa Bible, di ba po, na sa Jeremiah 60:24, sabi, when the time is right, I the Lord will make it happen. Lahat ng bagay, lahat ng mga pinag-pray mo, dadating sa'yo yan. Basta magtiwala ka lang sa kanya. Tapos siyempre kailangan maging mabait ka sa kapwa, maging mabuti ka. Dun. God bless you. Thank you. Maraming salamat sa mga ginagawa niyo. Pinasaya niyo ako, pinasaya ko rin kayo. Ganun lang. Si Lord na nang gawa. Iyakin po talaga si Papa. Habaan niyo buhay niyo. Thank you. Si Lord yung bahala rin dyan. Tatay, baka hindi nasasana, nagugulat yung mga fans mo. Nagka-God bless you si tatay. Minsan, B.I. Eto yan, di ba na, nakikita niya yung other side ng ating tatay, Aniceto? Yan ang nilibigas na. Anong gusto mo sabihin ka, anak mo? Ay, anak, maraming salamat din sa tulong mo. Kahit anong nangyayari sa atin, hindi ka napitikon, hindi rin ako napitikon. Dahil sa sobrang, dalawa lang talaga tayo. Bakit magkapikunan pa tayo? Dalawa lang tayo. Kaya, the best. Wala ka namang ginagawa masama sa akin. Kaya maraming namin sama sa'yo, anak. Happy Father's Day sa'yo. ako pala. Mali. Ano gusto mo sabihin kay Papa? Ano naman po kay Papa, gusto ko pong laging sinasabi sa kanya na salamat. Salamat talaga. Kasi ikaw yung hindi sumuko sa amin. Ikaw yung hindi mo kami iniwan talaga. Kaya na lagi namin sinasabi kaming magkakapatid na hanggat meron kami, hanggat anong kaya namin ibigay sa iyo, walang ibigay namin sa iyo lahat. Para kula, mahal ka ta, Dad. Mahal di ka ta.
Pero totoo, love naman talaga. Apo, apo, apo. Love naman, love you, Papa. Love you, Pa. Uy, hindi yun. Thank you. Thank you. Mahal na mahal po namin ito. Salamat po. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. Maraming salamat sa'yo. Hindi ka dapat mag-thank you. Dapat ako magpa-thank you sa'yo. Kaya, thanks Lord. Ngayon ko nakasama si Madam Bernadette Sobrano. Ngayon lang. Dahil, hindi ko alam kung bakit. Siguro, ginawa ni Lord yan para kami magkita. Siyempre, pag napapanood natin siya sa mga vlog, maikli lang nakikita natin. Pero nakita niyo si Tatay Aniceto. Nakita nyo rin ang behind the scenes sa kanyang anak ni si JR. Mas ma-appreciate nyo kung ano yung mga tao, kwento sa likod po ng kanilang vlog. But wait, there's more. Siyempre, dapat meron pa. Ang tatay at JR ay magtutour sa kanilang Hacienda! Abangan nyo ang vlog! Namin. Sabi mo, ikaw ang sekreto eh sa vlog mo. Ano ang iyo? I-invite mo na sila. Oh, dito kayo, pumunta sa ano ko ah. Sa Hacienda ko ah. Yung mga kambingan ko, tsaka bakahan ko, tsaka manukan. Simple lang ako, pero huwag kayo maingay ah. Pero akin lahat yan. Kaya maraming salamat sa tulong nyo at sa mga palo nyo, maraming salamat. Si tatay magpa-farm tour! Yes! Ano ang vlog mo? Di Aniceto ang pangalan ng farm na to. Oh, ano pala? Pinangalanan na nila. I-follow kami at subscribe sa aming YouTube channel, ang Anicetos Official, at sa aming Facebook naman, ang The Anicetos. Maraming salamat sa inyo and God bless you guys. God bless you. Salamat. Thank you, Lord. Thank you. Wow, ang mayaman na vlogger! Bye! Thank you! Thank you po, ingat! Saan ang next biyahe nyo? Vlog na po na po. Bye, tatay! Ingat! Thank you! I hope natuwa kayo, mas nakilala nyo ang tatay Aniceto at ang kanyang anak na si JR. Oh, please like, share, and subscribe to our channel, ha? And as we always say, Filipino po tayo, lumalapad po tayo, nakangiti. Be happy! Let's be happy!